mga friends and friendship. What's up? Welcome back to my channel, Mama Ella Bulano Vlog, and thank you for watching for my vlog. And today is the 31st of the month of August. It's almost matatapos na ang buwan ng August at papasok ng September. Ngayon nandito kami. Wala kaming lakad ni Judy sis. At siya ay, pero siya meron. Ako wala. Dahil dito lang ako sa bahay. At si Zoe hindi nakapasok sa school. At may sipon. Alam naman niyo mga friends and friendship, dito sa Amerika, bawal pumasok ang may sipon sa school. Kagigising ko lang at naglagay lang ako ng lipstick, gilamos at naglagay ng lipstick at para okay naman ang itsura ko pag humarap sa inyo mga friends and friendship. Kaya ngayon magre-ready na ako ng breakfast namin dalawa at nagugutom na ako. It's almost 10:20 na pala, Dad. My God, it's 10:20. Kala ko mga 9 o'clock pa lang. Napasarap mga friends and friendship ang tulog ko. Dahil anong oras na kagabi kami umuwi? It's 11 o'clock from Baleo. And antay pa namin nandoon si JR na work until closing time. So ang closing time is 10 o'clock. Kaya nagantay pa kami. Doon kami nagstay muna sa house ng anak kong si Judelia at nanood ng probinsyano. So, tara, punta tayo doon mga friends and friendship sa kitchen ko. Hi, say good morning! Good morning, hi. Good morning. Hi, good morning. Say good morning. It's not enough. Okay, say good morning. Good morning. Good morning. Okay. Teka, tara, inom tayo. Daming wine namin dito, mga friends and friendship. Ibang klase. Kaya mag-inuman tayo ngayong umaga. Tapos mamaya, hindi ka na makatayo. Ang naihi ka sa panty mo. Ang daming ano mo. Nakaready na. Nakaready na ang aming bar. Wala pa yung rep nila na binili for. Di ba masyado maayos ang bahay namin dahil naayos pa yung mga kabinet. Ilalagay sa room. Tagal-tagal namin may ayos kasi nakakapagod. Yan yung mga friends and friendship. Nakabili ng tanim kami ng ang mahal nito mga friends, almost $24 ang plant na to. Ang ganda niya, oh, spotty pilum ang name. Kaya ayan, naghiwa na ako ng binili ko sa flea market nung last day, nung Saturday, na plum. Ang sarap niya. Kain mo na. Crunchy. Ang almusal namin ang dessert, hindi naman dessert dahil hindi naman matamis yung banana cake yan, ang banana cake na ginawa ni Bessie, hindi pa naubos, lagay ko sa ref.
Magto-toast ako ng bread. Timpla muna ako ng kape. Paki-check mo, Jay, yung room. Baka nagkalat siya sa room ni Jarrell. Naglalaro siya doon sa dogs, eh. Si Zoe. Nandun siya sa room. Eh, naglalaro. Sabi niya, naglalaro lang naman ako. Sabi niya, hindi ako mag-make ng mess. Wala na pala kaming kape. Kaunti na lang. Makabili nga. On ang camera. It's 10:24 pa lang. Oh, wow. Maybe what kind of... Oh, we have... Meron tayong ano? Palabok. Palabok na rin. Basisira yan pag hindi natin kinain ngayon. Kailangan yung itala kasi ni EJ na palabok from Jollibee. Palabok kami? Ikain tayo dahil sayang. Pag masisira, ikaw naman. Huwag na. Huwag na. Huwag na. Umaayaw na sila rito ng chicken at saka palabok at saka spaghetti. Nasasawa na daw sila. Eh, alam nga lang, itapon. Parang nanginayang ako pag itatapon. Kailangan makabili ako ng kamay. Kambing na ako ng trabaho ko sa Jollibee sa Concourse. No! Hindi! Ano ka? Ano? Kumana ka dito. Ito. Hindi ko pala na-on ang aking tinotoast na bread. Tingnan niyo po, puti pa. Ito ang buhay namin dito sa Amerika pagising ng umaga. Ay ito, nagtitimpla ng kape, nag-aalmusal, at kung ano ang mga errands yun na nagmamadali. Minsan lang na hindi kami nagmamadali kasi walang pasok kayo si Zoe. Ay supposed to be na mag-day na ngayon ay pag may pasok si Zoe ngayong araw, alas 6 pa lang umalis na kami dito dahil ang pasok niya is 8:40. Your coffee. Ah, palabok, Dad. Yeah. Ay, kasayang yung palabo. Ay, naku. Sayang kayo ang nagpapahibig kung may mga Jollibee kami, mga friend. Oo. Ang dami pang palabo. Yan, o. O, dami pa. Kaya nag-toast ako kayo, makakain ako. Baka masisira dahil alam mo naman ang
hindi pang long run itong mga ano. Andoon nagtutos ako. At ito pa, nagtutos ako, huwag kang kumain ng ibang bread. Sayang tatapong friend pag hindi maubos. Tingnan yung mga friends and friendship. Bukod dyan, ay may palabo pa pala dito ha. Kaya huwag naman palabo. Puro palabo. Idadala ito kay Bang. Tawag mo doon ako ito. Okay. At? Ako doon, bangun. May mga spaghetti pa. At saka ito oh. May mga burger. Daming pagkain. Ano yan, Jiker? Nanonood kami sa umaga. Yun ang routine namin, mga friends. Ang nanonood kami ng isang YouTuber na gusto namin panoorin kalate ang kanyang vlog. Ang kanyang vlog is Buhay Provincia din. Kaya hindi na ako mga friends and friendship magluluto ngayon ng pagkain. Hindi na ako magluluto dahil ito pa yung natitira naming ulam. Yung adobong tuna. Inadobo ko kahapon. At mayroon akong adobong sitaw din. Hindi ako magluluto. At mayroon akong ginataang chicken sa papaya at kamalinggay. Kaya at may prito pa nga ako. So ang dami. At ito mga friends and friendship, ang daming leftover nila. Kumain sila kahapon sa restaurant. Ayan, kain ng kain sila doon. Ang dami. Inuwi nila rito. Itatapon naman dito pagdating ng hindi mauubos. Ako, Diyos ko, ang daming pagkain. Ang daming maluto kain sa ibang lugar. Oh, tingnan niyo, may pansit pa pala. Ay, hindi pa ito sira. Lalagay ko muna sa French. Kainin ko di Chara. At ano pa kaya ito? Dami niyong inuwi. Ano ito o calamaris. Hindi na masarap ito dahil malambot. Kung kakaipala sila. Mga 2 days ko rito in-stay sa bahay ang mga leftover nila. Pag wala nang kumakain, tinatapon ko ta. Ito may nung fillet sila. Oh. At may pizza pa. Ayan, tatapik ko lang muna ito. At si Zoe, gusto niya yung pizza. Ayan, tapik ko lang muna siya dito. Ayan. Ito na. Itong bread ko, mga friends. Itong bread is sa atin. Sa atin na bread Hawaiian dito. Pag tawagin mo. Pero pang ganito talaga sa atin. Yung sa Filipino bakery sa amin sa Aklan. Tapos, pero ang pinakamasarap na bread na gusto kong kainin when I was in the Philippines for my vacation before I unbridled niya. Yung parati ang binibili ko sa isang grocery noon, ang Gardenia. Masarap talaga ang Gardenia. Ito, ipapalaman mo dyan. Ang alaman daw niya is peanut butter.
kaiba kaming dalawa. Here. Madali ito mapapanis. Rupalabo. Ikaw na ako bihin. So? Ay, wala akong nangyong ako bihin. Ikaw ang tila. Dami din ng pagkain, hindi namin mauubos. Kami lang kasi ang kumakain. Nakakasawa naman. Mapag umuwi si JR, ang dami niyang dalang, Jollibee. Chicken, dami niyang dala. Hindi rin mauubos. Initin ko muna ito. Ito ang almusal ko. Kahapon, dumating yung anak ko. Yung dalawa kong anak na babae at saka lalaki nagpasyal sa Guatemala kasi libre sila sa plane dahil doon nagtatrabaho ang anak kong lalaki. Kaya dinala nila ako ng coffee from Guatemala na pinakamasarap daw ito ng kape sa sabi nila sa kanila pero masarap daw. Kaya ito ang kape pasalubong nila at saka ito sabi ito na ang chocolate iskuro, tableya daw. Chocolate daw ito. Gawa daw ito ng mga Mayan. Yun ang native nila sa atin eh. Ang native natin is ate. Ate ba? O ate. Kaya sa kanila naman sa Guatemala, ang native nila is Mayan. Inaya natin ito mga friends and friendship. Kung ano ito. Ito kape, hindi, tsokolate. Yung buo-buo siya bar, tableya daw ito, kung tawagin sa kanila. At pinapakulo to ang pinapakulo ang tubig at doon ito tunaw. At haluin hanggang sa matunaw. Tapos lagyan ng sugar. Masarap ito sa winter. Kaya okay. Ito na ang itatabi ko muna ito. Uy. Kaya babalik ko muna. Ininit ko na yung breakfast ko. Ito siya. Ang breakfast ko is Ban ko nga baka mapapanis na to dahil alam mo naman ama. Hindi naman. Okay. Sarap. Ang almusal namin. naman ang kanilang mga almusal is noodles ito kay Papa.
sa US yung copy dad. Ayan ang aming fruits, hindi maaaring mawala kami. Mawalan kami ng fruits, kailangan may fruits kami sa umaga. Dahil hindi naman rason na hindi kakakain ng fruits, maraming fruits dito sa Amerika. Kaya kahit papana, affordable naman na mabibili ang mga prutas. Ang gulay ang pinakamahal dito. Ayan. Favorito ko. Diyan niya ako makakita. Hindi ko makakita. Okay. Kaan tayo. Halika na. Thank you for the food, Lord. Sarap ng tinapay na to. Ngayon lang kami, hindi kumain ng itlog. Ang sarap ng banana cake na gawa ni Bessie. Bessie, thank you sa banana cake. Ang sarap. Until now, nilagay ko lang siya sa ref. Ang sarap ng lasa. Ni masyadong matamis. Yeah. Paalmusal namin. Naubos ko na yung palabok. May natitira yung sauce. Sarap ang palabok talaga ng Jollibee. Itong breakfast kong ito, mamaya na akong hapon ito mga 4 o'clock, makakakain ng lunch, busog na ako. Ang dami na ng pagkain, nagugutom. Sayang ang mga pagkain. Ayan, hindi naman mauubos ang lahat. Ang buhay dito sa Amerika, mga friends and friendship ay ganun lang. Kung mga katulad namin na retired ka na sa trabaho, stay home ka na lang, magbabantay ng mga apo. Isa lang ang apo kong binabantayan dahil minsan lang ako nagbabantay doon sa dalawa pang apo sa kabila. At may school na yun, si Samantha. Yung kay Junel naman, yung malalaki na yung mga anak. Itong si Zoe lang, isang bahay kami, yun ang binabantay ko. Pero pumapasok na sa school, sa preschool. 2 times a week ang pasok niya. Kaya ang buhay dito ng mga lola sa Amerika, na masasabing karamihan dito ay umuwi na sa Pilipinas at doon na nagre-retired. Pero most of them, pag nag-uwi sila ng Philippines and then sabi nila they gonna stay for good. Pero pagdating ng araw naman ay bumabalik naman sila dito dahil nahihirapan sila ng buhay dito. Lalo na kung kakaunti, okay lang. Pag may tinatanggap ang pension, uwi mo doon sa Pilipinas, mahirap ka rin ang buhay. Lalo na pag may mga maintenance ka. Mahirap talaga pag mayroong kong maintenance na katulad dito ang asawa ko. Ang dami niyang maintenance, so hindi ka rin makapag-forgood sa Pilipinas. Kaya lahat dito libre. Libre lahat ang lahat na gamot, lahat ng mga consultation, lahat ang hospitalization ay libre dito. Yun ang pinanghihinayangan namin dahil dahil yung pinanghihinayangan. Ano ba rin hindi naka-charge? Ayusin mo nilang. Never mind. Later na lang. Kaya pinanghihinayangan namin dito ang mga privilege dito sa Amerika na binibigay ng Amerika sa amin na lahat ay libre kami dito at sa mga pagkain wala kami pinaproblema dahil lahat man dito naman kaya namang lahat dito. Ang sarap na dito ang buhay sa Amerika dahil silang ang life. Sa mga nag-retired na easy lang dahil yun retirement na ang tinatanggap mo.
sweldo. Sa mga nag-work naman, siyempre, per hour ang bayad dito, kaya itisan talaga ang trabaho dito. Madali lang ang easy money lang dito sa Amerika. Pero, mahirap din. Ang enjoyment is parang yun lang, konti lang. Hindi katulad sa Pilipinas, while you're working ay nag-i-enjoy ka. Dito pag trabaho lang. Alis ka ng 6 o'clock o uwi ka ng mga 3 o'clock o magdodouble ka pa. Kailangan mo mag-overtime dahil sa tax dito, ang mahal ng tax na kinakaltas sa mga workers dito sa California. May mga ibang state naman na mababa lang ang tax nila, pero dito ang mahal ng tax sa pagkain, tax lahat-lahat. Marami ang tinidirap nila. At pag nagtrabaho ka, ang kaltas sa mga taxes sa sweldo mo ay malaki din. Kaya mga friends, ang friendship din ang buhay namin dito. Kaya kami ni Papa, nung mag-retire na kami, okay lang kami dito sa bahay. Paikot-ikot lang kung saan ang gusto namin. Patuloy na buhay kami. Kaya gusto namin, kaya nagpagawa kami ng bahay sa Philippines. Para sabi namin noon, uuwi na kami for good, pero hindi pala kami pwede sa mag-for good doon. Kaya doon ang bayan, gusto lang namin bakasyonan. Pero at this time, magto 2 years na ang pandemic, hindi kami makaka-uwi. Kaya yun ang talaga ang heartache talaga namin. Yun ang inipunan namin ng pera every year na makauwi kami ng pagbabakasyon namin sa aming lugar sa Philippines. Dahil hindi mo mabibili ng 1,000 or 1,000 na pamasahe sa eroplano ang kasayahan mo, ang happiness ng buhay mo at ang isip mo pag sinasabi magbabakasyon ka sa sarili mo ng pinagbibigay. Until now, nabibis pa rin ako na hopefully 2023 or 2022 ay matapos na ang pandemic. Makauwi na kami at makapagbakasyon. Yun, dito kaya natuto ako mag-vlog dahil nabubored talaga ako dito sa bahay. Naghahanap ako ng mga bagay na pag-abalahan ko, like nagagardening ako, at yun, natutunan ko mag-vlog. Ang pagbablog na ito ay hindi lang ako sa pera, kundi ang pagbablog ko is for enjoy. Mag-enjoy ang sarili ko at mawawala ang boredom ko sa buhay. Kaya, yung tayo lang dito nakatira sa Amerika, ang boring talaga at may edad ka na, nakaka-bored. Kaya itong ginawa kong pag-vlog is hindi lang para panoorin ng mga tao o ng mga friends and friendship ko, kundi para din ito someday sa mga apo ko. Kung ako'y mawawala na, nandoon na ang vlog ko sa YouTube, hindi na yun maaalis. Gusto nila ang memories ko, doon nila papanoorin. It's a part of my legacy na yun sa buhay ko na nakapile na doon. Kaya yun ang purpose. Pag inacknowledge ako ng YouTube na marami akong subscriber, dahil alam naman natin lahat, pag marami kang subscriber, umabot ang mga 100,000, eh, binibigyan ka ng YouTube ng sweldo. O kaya maraming viewers. Pero yun nga, salamat naman pag pero matagal pa, wala pa. Unti lang subscriber ko. Kaya may 129 subscriber pa lang. Ang layo pa, ang dami ko pang makarami. Pakabutan pa ko ng age na 80 years old bago ko makuha ang 50 subscriber. Kaya mga friends and friendship, subscribe kayo sa YouTube channel ko, Mama Era Vlog. And don't forget to like and comment down below and share. Yun lang naman. So, yun lang ang buhay namin sa Amerika. Yun na kaya ang content ng vlog ko is Buhay Amerika. This is it. Ito ang buhay talaga sa Amerika. Work, 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 work. Yun ang trabaho dito. Kung hindi ka mag-work, wala kang kakainin. Kaya, ang ginagawa ng mga anak ko, work, work, double-double. Dahil may mga obligasyon. Babayad ng bakit. Babayad ng sasakyan. Kaya akala lang ninyo sa Philippines ang mga tao dito ay maraming pera. Maraming pera o lalay. Pero marami rin dinatiyara. Yun ang buhay sa Amerika. So, pinapaalam ko lang sa inyo na yun ang life.